So guys, good morning. Let's drink a hot of coffee. So guys, always start your day with a cup of coffee para ganado kayo. So kung hindi naman kayo mahilig sa kape, gatas or chocolate, di ba? Kasi ako, ito yung daily routine ko, talagang addict talaga ako sa kape. So always start your day with a cup of coffee. It's so nice and very relaxing. Hey guys! So tapos na tayo magkape. Samahan nyo ako guys sa akong opisina at papakita ko sa inyo kung ano yung aking mga ginagawa. So guys, ito napaka ganda nitong tip na to. Gusto ko itong i-share sa inyo para ma-inspired kayo kung ano yung dapat nyong gawin. Kahit nasa bahay lang kayo, pwede kayong kumita ng pera. Yes, kumikita ako dito ng almost 1,500 a day, 2,000. Basta, mas malaki siya sa minimum na sahod ng isang empleyado sa mall. Alright? Kaya nakapag-decide ako na yes, I work 60 years sa mall. At nag-decide talaga ako. I took the risk para i-force itong business ko na to kasi ito talaga yung line ko. Ito talaga yung gusto kong gawin. So, pinorso ko siya, nag-quit ako, nag-resign ako sa aking dating trabaho at ito ngayon yung ginagawa ko. So papakita ko sa inyo guys kung ano yung ginagawa ko at paano ako kumikita everyday kahit nasa bahay lang ako guys. Okay? So ayan guys, nakita nyo na nga yung aking table, working table, nasilip nyo na. At nakita nyo na rin kung ano yung mga items. Meron na kayong idea kung ano yung mga items na aking binibenta through online, buy and sell. So sasama ko kayo doon guys para makita nyo yung actual preparation bago ko i-ship yung items, bago ko i-ship out sa aking mga clients. So guys, tara, samahan nyo ko. So anyway, I'm not here to brag you guys or hindi ako dito nagmamayabang. I just want to share because sharing is caring, right? Para lang sa mga mommies dyan na gusto rin magkaroon ng sideline or other source of income, pwede nyo tong gawin without spending a lot of... Hindi nyo kailangang maglabas ng malaking puhunan dito. So guys, tara, samahan nyo ako sa aking working table. Let's go, sa go! So, welcome back to my working place, guys. We're here. So, ano nga ba yung mga ginagamit ko? Siyempre, dapat hindi mawawala yung listahan natin ng mga orders. Okay. Notebook lang. Pwede na. I have calculator. Siyempre, meron ako ditong color coding na ballpen. Meron akong black, meron akong blue, meron din akong red. Yan. Yung black yung panglista ko ng order. Yung blue pag na-ship out ko na. Yung red pag paid na yung ano. Kasi yung transaction ko dito guys is cash on delivery. So meron akong courier na taga pick up, pupunta dito sa bahay. Ibubook mo siya through online tapos pupunta siya dito sa bahay para pick upin yung items. So ang gagawin natin guys, meron ako ditong ready or order na meron ng may-ari. Ang gagawin natin, i-repack natin
para makita nyo kung anong ginagawa ko. So, of course, kailangan natin ng packaging tape, saka yung courier pouch. Meron ako ditong courier pouch. So, tara guys. Siya nga pala guys, itong ginawa kong kusina, ito yung extension ng aking, yung ginawa kong opisina, ito yung extension ng aking kusina. So, medyo magulo. Okay lang. At pasensya na rin kung medyo maingay sa labas kasi nga nasa gilid kami ng kalsada. So, maririnig nyo yung ingay ng tricycle, ingay ng mga bata. So, it's okay guys. So, mag-focus na lang kayo dito sa aking idea na ibibigay. So, let's start this. Unlag nang sabi ko, meron na may-ari nito. So, iisa lang may-ari nito. Mapapansin nyo guys, pitong mahahabang wallpapers to. Tapos meron ako ditong borders na order niya rin. So, i-re-repack natin. Very affordable nito guys. Quality, waterproof. So, itong order niya ay hindi kasya sa pouch ng courier. So, ang gagawin natin, its own packaging. Meron ako ditong plastic. So, dito ko siya ilalagay. So, ayusin lang natin siya ng dito, mabuti. Ayusin natin ng mabuti. Tapos, tatali ko siya. Tapos, ipapackaging natin para nakakompress. Kailangan maayos yung ating pagkapak para hindi siya magagalaw. So, sinisil ko siya dito sa gilid. So, yan na guys. So, sabi ko nga, pag may courier na tayo, makakahanap tayo ng courier dyan sa mga online, marami. Mayroon silang waybill na ganito. Pwede kayong mag-request sa kanila ng ganito, which is dito nyo pupil upan kung saan yung address ng receiver, tsaka kung ano yung pangalan ng magpapadala. So, ako yung magpapadala, so ako nakapangalan dyan. Tapos, ito yung deliver. So, sabi ko cash on delivery to, kaya mayroon dito nakalagay na cash on delivery, COD. So, ang nakalagay dito is 2,150 yung i-collect. Tapos, pag na-collecta nila, ihulog nila sa bank account ko. I-remit nila. So, ayun. Yun na yung pinakabayad nila, guys. So, syempre, ako yung unang magbabayad ng shipping fee, which is worth 265 to. Mabigat na to guys. Nasa 6 na kilo na to. So, ayan. So, itong waybill na sinasabi ko, i-attach natin to dito. So, ito na guys. Ready for pick up na siya. So, mamaya ipipick up siya ni Rider. At bukas isi-ship out na siya sa location ng customer. So, marireceive niya to bukas guys. So, ganun lang kadali. Ganun lang kadali mag-online guys. Magpo-post lang kayo sa Facebook. Tapos, ayun. Sasagutin nyo yung mga inquiry, tapos mamimili sila ng designs, tapos bibili nyo yung designs, tapos ayun, ipapadala nyo. So, hindi ka bibili ng mga items nang wala pang order. So, kailangan order na siya bago nyo siya bilhin. Ganun po pag nag-buy and sell, para
Walang lugi. Okay? So, guys, ayan. So, punta tayo doon sa loob kasi medyo mainit dito. Doon ko na siya ilalagay kasi pipikapin siya mamaya ng rider ko. So, yan guys. 2,150 meron na ako dyan kita na 800 plus. So, di ba? Not bad. Isang transaction pa lang may 800 plus na ako. So, saan ka pa? Mga mamshi, pwede nyo itong gayahin. So, napakaganda nitong idea na to. Napakaganda ng tip na to para magkaroon kayo ng source of income kahit nasa bahay lang kayo. So, tatabi ko na to guys para mamaya pag pinick up ay ready na siya at hindi magtatagal yung ating rider at hindi natin siya maaabala. So, ang gagawin natin, babayaran na lang ito mamaya. At wala nung magiging problema. So, marireceive natin yung customer bukas. Bye-bye! So, ayan na siya. Ayan ko siya nilalagay. Thank you guys for watching. Hope you like this video. And if you like it, don't forget to hit the like button. And then subscribe. And then click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong uploaded video. So, don't forget to comment down below, guys. So, subscribe now, guys. Thank you for watching. This is Jofea Vlog and I'm your Kuya Jo. Thank you for watching. Bye-bye and God bless. I wanna hear you sing it. Hey, mama, don't stress your mind. We coming.